Ganito ang mangyayari kapag hindi agad nalagyan ng chain guard. Pero kaya natin gawa ng paraan yan at yun ay ituturo ko ngayon sa video na to. Have no need to fight tonight, tonight. Okay, umpisa na natin. Ilagay muna sa pinakamalaking kags para yung kadena natin umakyat papalayo. Para kapag tumahina tayo ng chain guard, hindi tatamaan ang chain. Makaagalaw tayo ng maluwag. Yung gagamitin niya pala nating chain guard ay ginupit galing sa interior ng bisikleta. Pagpasensya nyo na ituhod ko kung puro sugat, puro buwal kasi inaabot. Huwag nating masyadong banatin ang rubber para hindi agad maputol katagalan. Hindi ko na nga pala tinanggal yung cable ng RD kasi tatayin ko na lang siya. Pero kung sanay ka namang magtono, pwede mo tanggalin yung cable ng RD para mas madali mong matahe ang chain guard natin. Ako kasi hindi ako sanay magtono kaya hindi ko na tinanggal. Ang tawag nga pala sa technique na to ay patcha. Ibig sabihin, patsagaan. Inuulit ko, huwag natin masyadong batakin yung RD para katagalan hindi siya agad pumutok. Ayan na, medyo nakaka-itsu-itsura na.
Sa mga nagtatanong, ito nga pala yung bike ng anak ko. Huwag kalimutan sa likod ilagay ang buhol para hindi kita. Siyempre, para presentable pa rin tingnan. Gupitin lang ang mga sobra, siyempre. Para maganda tingnan. Tsaka syempre dapat meron yung cable tie, isa or dalawa para yung buhol hindi agad kumalas. Huwag ba nating masyado pa hindi mapigtas tulad ng nangyari sa akin ngayon. Lagyan lang ng tire black or kung anumang meron kayong pampangkintab para yung rubber natin mawala yung mga maputi-puti at bumalik sa pagkaitim at magmukhang bago. Ayan, lumilinaw-linaw na. Parang binili na. Wow! Parang bago! Alright! Salamat sa panonood! Bye-bye!